SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring di masisir ang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ayan. Hello guys, kamusta po kayong lahat? And once again po, welcome sa aking channel. It's me, Alimor na lang. Ayan, pag-uusapan po natin ang buong kaganapan o yung highlights ng Artikulo 247 na kung saan dahil sa desisyon na disteryo na husgado ay nabigyan ng kalayaan itong si Claire and will enjoy her life. Yes, after 15 days ay kailangan lumayo na siya sa Metro Manila. I-enjoy niya yung buhay niya kasama itong si Julian. And episode 7 na pala tayo guys. So dito talagang ipinakita na itong si Julian at si Alf at si Claire ay isang napaka professional swindler na professional na manluloko na which isang kanilang biktima ay ang mga mayayaman na tao. And doing being kailangan nagpapakasal talaga si Claire sa isang lalaki, nakikipagrelasyon at pag may nangyari dito sa kanyang asawa, kagaya ng nangyari kay Alfred, ay mapupunta sa kanya ang lahat ng kung ano yung kanya bilang asawa. And that's very, very bad to know. And they are, so pagkatapos ng decision na yun, ay sinisigurado nila sa kanilang lawyer na ang lahat ng para kay Claire ay mapunta sa kanya and property, everything ay mabibinta para mapera nila at mapupunta kay Claire and they will enjoy that whatever amount they, kung ang makukuha nila after the decision. And yes, ito namang si Jane ay pagkatapos ng isang iglap na awa at bugso ng kanyang damdamin na awa kay Alfred ay nasira ang kanyang career at kanyang buhay. Nawalan siya ng pag-asa, natuparin ang kanyang, nawalan siya ng chance, not pag-asa because Jane's mother is very supportive sa kanya. Hindi man lang siya sinisi or hinusgan sa mga nangyari sa kanyang buhay but bagkos ay full support emotionally and physically dahil nakikipagsambunutan talaga itong kanyang ina, nakikipagsakitan to the point nga na na-high blood ito at ng ospital nang pagkatapos na insultuhin ng magulang ni Alfred itong si Jane at isinisisi ang pagkamatay sa kanyang kanyang anak sa kay Jane and kasama dito ng pagkasira ng buhay ni Jane ng kanyang career ay kahit sa ang firm, finance firm company siyang mag-apply ay wala na siya, walang tatanggap sa kanya dahil malaki ang koneksyon ng pamilya ni Alfred sa lahat ng mga financial crime company sa Manila, Metro Manila at dito ay ininsulto pa si Jane ng isa-isa sa mga company na kanyang inaplayan. And finally, nagdesisyon itong si Jane at ang kanyang ina na umuwi na lang sa kanilang probinsya which is sa Batangas. At bago pa man nagpakalayo-layo itong si Claire sa Manila, ay bumalik ito sa opisina ni na Alfred na which is laking ikinagulat ng mga empleyado doon. Bumalik siya dito na sobrang totally 100% confident na parang wala lang siyang ginawang crime at nakita at nasaksihan ng magulang ni Alfred kung gaano kaganid at kasama ang kanilang asawa ng kanilang anak na pumanaw na anak at doon ay pinakita talaga ni Claire ang kanyang tunay na ugali at kulay and napahiya pa siya noon dahil inaakala niya na mapupunta sa kanya ang stock share na tong magulang ni Claire, magulang ni Alfred at automatic na mapupunta sa kanya dahil buong akala niya na transfer nga ito but behind her knowledge, iniimbestigan at pinag-aaralan or inaalam ang kanyang buong pagkatao and she is very upset about it nang pag-usapan niya ito ng the moment na nagse-celebrate silang dalawa ni Julian sa kanilang sabi na nating successful na mga plano dahil malaki at limpak-limpak nga ang makukuha niya after Alfred's death which is kagagawa niya and yun na nga guys so and yes dito ipinakita pinag-uusapan nila that they were going to find another
target. And that's the most exciting kasi nga dahil sa kanilang punta sa malayo and other places dahil na rin sa disteryo na yon na desisyon na bigay hatol ng hukom ay magkakaroon na naman sila ng panibagong target na dapat nating abangan kasi kung paano magpagtatagpuin yung ng tadhana ng panahon ng pagkakataon. Pagtatagpuin ng pagkakataon itong si for the second time around itong si Jane at si Claire. And paano kaya matatapos na kaya or hanggang saan itong si Julian at si Claire na magsasama bilang professional na manggagacho, big time na manggagacho. So yan guys, ang abangan natin dahil uuwi na itong si Claire, si Jane sa kanilang probinsya. So ito yung panibagong chapter ng buhay niya, mag-uumpisa sila ulit ng kanyang buhay ng kasama ang kanyang ina. And for more updates ng Artikulo 247, painit na eksena. Ito na naman yung panibagong mukha ng Artikulo 247. So yun yung abangan natin guys kasi exciting talaga ito. And for more updates ng Artikulo 247, please subscribe to my channel and click the notification bell below para po ma-notify kayo sa aking susunod ng mga pa-full recap highlights ng Artikulo 247. And I just wanna say thank you for watching my video guys and God bless you all.